si tita? Nakuha ko lang gisingin. Pagod yun. Walang ginawa kundi umiyak buong araw. Kumayo siya? Ngayon, hindi pa. Hindi nga makas isang subo ng dito. May inaantay na kita para baka din ng biskuit. Baka naman ang ganit ako ng kapuha ng pera. Joya! Ito ba makapaghintay? Hindi! Bakit kinit ka agad? Sino ba naman di mapipigon? Kinakausap kita tungkol kay tita. Bigla-bigla ka na lang makakagal ang bugsa. Hindi mo naman yung sitwasyon ng anak natin. Diyos niyo, Mario! Hindi ko pa ba siya iniisip sa lagay na to? Ano ba sa tingin mo yung dahilan ba't ako nang hihingi ng pera? Para sa sarili ko? Para makabili ako ng magandang damit? Kaya makanood ng sine? Pag-ihinaw mo, boses niya. Ako magising mo pa yung anak natin. Nanghihingi lang naman ako para niyo pangkain yung anak natin. Isang buong araw siya hindi kumain. Kaya pasensya na ha kung naiinis ka na sa akin. Sansyon. Ayos lang. Pwede ko ba makuha yung pera? Ano? Wala talaga ako ngayon. Anong wala? Di ba sakit mo ngayon? Oo, pero... Pero, asan na yung sahag mo ng buong linggo? Wala sa akin. Paano wala? Nag-antay ako sa'yo ng buong araw pa, sasabihin mo. Nawala! Wala! Ano gusto mong gawin ko? Magnakaw? Hindi ko naman sinabing gawin mo yun. Ang gusto ko lang malaman kung anong ginawa mo sa pera mo. Pinanginom namin magkakaibigan. Hindi ko na malayan. Naubos ko na pala. Mario, hindi mo ba manloloko mo ako? Ni isang beses hindi pa kita makitang malasing. Guwapa pa uwi na parang ahas sa sugatan. At amoy alak na parang ospital dahil sa tindi ng amoy. Hindi ka mukhang lasing. O amoy alak. Oo na, hindi ako minom. Ano pala nangyari sa sahod mo? Mas mabuti nang hindi mo alam. Baka nakakalimutan mo yata. Asawa mo ako. Karapatan kong makihati sa lahat na nakukuha mo. Kung hindi ko makukuha yon, sana sabihin mo man lang kung saan napunta yon. Sige! Ginastos ko sa babae ko. Babae? Talaga ba? Hindi ako naniniwalang magagawa mo yun. Kanya ka na pala kabilib sa akin? Hindi naman yan yung ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko lang, alam mo kung gano'ng kailangan ng anak mo yung pera mo? Mahal mo yung anak mo. Hindi mo magagawa yun sa kanya. Anong problema? Anong problema? Alam ko may mali. Nararamdaman ko yun. Sabihin mo na. Gloria, wala na akong trabaho. Ano? Totoo yun, Gloria. Nakaraang linggo pa ako walang trabaho. Hindi mo man lang sinabi sa akin? Eh, wala kasi mag-alala ka. Kala ko kasi kaya gawa ng paraan. Sa tingin mo ba makakahanap ka kaagad ng trabaho sa loob ng 5 buwan? Ganun kakatagal bago nakahanap ng trabaho dati? Hindi naman ako abuti ng ganun katagal. Paano nawala? Anong ginawa mo? Nagkasala ka na naman ba? Gloria naman, huwag mo naman ako akusahan katulad nila. Anong inaakusan nila sa'yo? Pangumupit. Yung sabi nila eh. Ano ibang tawag mo doon? Anong minakaw mo? Hindi naman ganun kalaki. Parang wala nga lang eh. Ano nga? Mansanas! Mansanas? Ang ibig mong sabihin? Mansanas? Di mo ba alam ibig sabihin nun? Kumuha ka ng isang mansanas? Oo. At dahil doon, pinatalisik na nila ako. Dahil lang sa isang mansanas, na hindi man ako kumuha ng 1 dosena o 1 taing. Yan! Yan ang napapala mo! Sabi ko ba na magagawa nila yon dahil lang sa 1 mansanas? Naghahakot kami mula sa bodega. May gumulong mula sa 0 taing. Sobrang laki. Hindi ko na nawala yan na dinagay ko na ito sa baunan ko. Yan! Yan ang problema sa'yo! Sariling tiyan mo lang lagi ang iniisip mo at walang iba! Hindi ko lang sarili ang iniisip. Eh, sino pala? Ako? Kailan ako humingi ng masana sa'yo? Iniisip ko si tita. Bakit? Nagpabili ba?
ba siya sa'yo ng mansanas? Oo. Naalala mo ba yung araw na umalis kami para maglakad? Noong pauwi kami, may tindahan na nagbebenta ng masarap na mansanas. Si Tensa, sentimos isa. Gusto niya, bilang ko siya, pero wala akong 60 sentimos. Kaya binila ko na lang siya ng maliit na berdeng mansanas dyan sa tabi-tabi. Pero tinapon niya kasi dito naman daw totoo mansanas yun. Tapos, umiyak siya, kaya nung nakita ko may gumulong na mansanas mula sa kain, ang tanging na sa isip ko ang kagustuhan na lang ni tita. Sana bumili ka na lang ng bigas. Pandesal o kaya gatas. Hindi tayo mayaman. Hindi natin kailangan ng mansanas na yun. Kaya natin mabuhay kahit wala yung mansanas. Bakit? Ginawa lang ba ng Diyos ang puno ng mansanas para sa mayayaman? Di ba ginawa niya ang mundo para pagsaluhan ng sanlibutan? Yan ang dahilan kung bakit sinikap ko mag-uwi ng mansanas para kay tita. Simula nung dinala natin siya sa mundo, nangako tayo, di ba? Nangako tayo sa kanya, na ibibigay natin sa kanya ang lahat. Para sa katitig na mansanas, nawalan ka ng trabaho. Wala akong pakialam kung mawawalan ako ng 1,000 trabaho para mabigyan mansanas ang anak natin. Nasaan ba yung mansanas na yan? Naiuwi mo ba? Hindi. Kinuha nila yun para maging ebidensya eh. Kita mo, nawala ka ng trabaho dahil sa kagustuhan mo makuha yung mansanas na yan. At nawala mo pa yung mansanas na naging dahilan kung bakit ka nawala ng trabaho. Ang pagkuha ng mansanas na napakaliit ay mababaw na dahilan para tanggalin ang isang kaawa-awang tao sa trabaho. Bakit hindi ko humingi ng pangalawang pagkakataon? Hindi. Hindi nila gagawin yun. Bakit hindi? Di mo ba nakikita na inaantay lang nila ako pumalpak? Matagal na sila naghihintay ng rason para mapatalsik ako. Gusto kasi nila ipasok ang mga bata nila. Dapat nagreklamo ka. Pag ginawa ko yun, malalaman nila kasalanan ko. Matagal na yun! Bakit inuungkatin? Gagawin nila lahat para mapaalis ako. Pero wag ka mag-alala, hahanap ako ng bagong trabaho. Di naman ganun kahirap magharap ng trabaho ngayon. Sa katunayan nga, 1 linggo na ako naghahanap. At sa tingin ko, nakaharap na ako ng magandang trabaho. Ayan! Ayan ka na naman! Nagsisinungaling ka na naman! Maniwala ka! Hindi ako nagsisinungaling! Ganyan ka naman lagi! Hindi ko na alam kung nasasabi ka pa ng totoo. Sa katunayan nga, may nakikitain akong kumpanya na nangangailangan magbantay ng trabaho. Talaga? Talaga! Sabi ko na nga ba eh, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Wala siyang binigo na sino man. Ipagdadasal kita ngayong gabi na sana mahanap mo yung trabaho na yan. Pero ibig sabihin nun, hindi na kita masama magtamag. Mag-awalis na lang ako. Ayos lang yun. Pwede naman ako matulog na umaga. Ang ibig sabihin ko, mararamdaman ko na may iba. Kasi hindi kita makakatabi sa gabi. Bakit hindi mo kaya kitain yung kaibigan mo? Sige! Ngayon na, habang mas maaga pa. Yan ang gagawin ko. Eh di lumarga ka na. Antayin na lang kita. Hindi, Gloria. Huwag mo na ako hintayin. Ako magahin pa ako. Sige! Pero duta ko kung makakatulog ako hanggang sa bumalik ka. Nagkamali si nanay. Alam mo, nung buhay pa siya, ang sabi niya sa akin, Gloria, ang pinakamalaking pagkakamali mo sa buhay mo, ay ang pakasalan mo yung walang kwentang tao na yan. Kung nabubuhay pa siya ngayon, magugulat siya kung gano'n ka na kayang pinagbago. Hindi ba kayo natutuwa na nandito ako? Ano bang ginagawa mo dito? Ano bang gusto mo? Ganyan ba dapat tramato sa isang kaibigan na buibisita lang? Wala akong pakialam sa pagbisita mo. Alam mo, Gloria, wala kang pinagbago kahit konti. Maski ikaw, kita ko nga. Ikaw pa rin ang babaeng isinumpa ako sa impyerno dahil lang naging kaibigan ako ni Mario bago ka pa niya makilala. Lumipas na ang panahon, pero hindi ka pa rin mabuti sa akin. Galit ka pa rin sa akin, hindi ba? Oo. At sana, lumayo ka na at patahimikin mo na yung buhay namin. Hindi pa ba ako lumalayo sa'yo? Ano ba
ginagawa mo dito? Di ba ako pwedeng bumisita dito na paminsan-minsan para malaman ang kalagayan nyo? Kamusta naman kayo? Maayos naman kami, hanggang nagpakita ka. Yung anak mo, ganto lang kalaki nung huli ko siya nakita. Kamusta naman siya? Ayos naman siya. Ganun ba? Di kasi ganyan yung nasagap ko eh. Paano mo nalaman? Sinabi mo ba sa kanya? Paano ko gagawin yun? Ang tagal na namin di nagkikita. Sa ngayon na nga lang ulit eh. Ano bang sakit niya? Di namin alam. Bakit hindi niyo padalhin sa doktor? O eto. O eto. Pautangin na kita para makatulong sa anak mo. Kailangan namin yan. Pero di ko matatanggap yan. Salamat na lang. Bakit ayaw mong tanggapin? Ang arte mo naman. Kung babayaran kita, makikita ko na naman yung pagmumukha mo. Kung ayaw mo makita pagmumukha ko, di mo na ako kailangang bayaran. Regalo ko na sa iyan. Basta lang hindi kita tanggapin yan. Matagal nang hindi umaasa sa'yo si Mario simula nang tinanggal ko siya sa impluwensya mo at wala akong pinagsisisihan. Si Mario, wala ba siya pinagsisisihan? Wala. Paano ka nakakasigurado? Nung magkaibigan pa lang kami, lagi kaming pupunta sa malamig at mamahaling sinihan. Ipupusta ko lahat ng pera ko dito na hindi pa siya nakapunta doon. Simula nung pinalaya mo siya sa akin, pag-apat na taon na nakalipas. Walang sino man ang umaasa ng labi sa malinis na pera at kami, hindi. Anong matapat na pera? Mas maganda ba itsura nun kisa sa sinungaling na pera? Mas marami ba mabibili yan na katapatan? Ano yan? Pagdadamit na katulad niyan? Bahay ba tawag niyo dyan? Ito. Ito ba'y tinatawag niyong katapatan? Pablo! Ano mo naman ang nangyayari sa anak mo? Yan ang nagagawa ng katapatan sa kanya. Paano siya matutulungan ng katapatan ngayon? May sakit siya at kailangan ng gamot. Alam mo yan. Alam na alam mo kailangan yan ng pagkain. Masustansya ang pagkain. Pablo! Alam kong pumunta ka dito para yayain siya muli sa maduming mong gawain. Pero hindi mo na magagawa yon. Hindi na siya makikinig sa'yo. Narating na namin tong punto ng buhay namin na to at patuloy kami mabubuhay nang walang tulong mula sa'yo. Buhay ba tawag mo dito? Ang tawag dito, Gloria, ay dahan-dahan pagkamatay. Pablo, tumigil ka na! Hindi ka na dapat pumunta dito! Nainip na ako kakahintay sa'yo. Nakikita pa pala kayo? Ito na haba yung kinakatakot ko eh. Pumunta siya sa bahay kagabi. Papa Pablo, wag! Sabi niya, babalik siya kaninang tanghali. Pero di na siya nagpakita. Pumunta lang ako dahil natatakot na naman ako. Baka makonsensya naman siya. Pablo, hindi ka na dapat malaman. Ayos lang yan, Mario. Masabuti na sabihin mo sa kanya. Malalaman din naman niya eh. Sabihin mo sa kanya lahat na sinabi mo sa akin kanina na hindi ka naniniwala sa pamumuhay na gusto niya. Sabihin mo. Mario, ito ba? Ito ba yung tinutukoy mong trabaho? Gloria, sana maintindihan mo. Sinubukan ko pero hindi ko maiahaw ng pamilya natin sa ganitong buhay. Ikaw! Ikaw ang dapat sisihin eh! Demonyo ka! Siya ang lumapit sa akin! Kahit alam mong gagawin niya ang lahat, kahit yung bumalik sa buhay na ayaw niya, lumayos ka! Aalis ako kapag gandaan na rin si Mario umalis. Hindi! Hindi siya sasama sa'yo! Talaga ba? Bakit hindi mo siya tanungin? Hindi ka sasama sa kanya. Hindi ba, Mario? Sabihin mo sa kanyang iwan niya na tayo at huwag nang bumalik. Alam kong kinausap ka niya at sinubukang nasunin ang utak mo. Pero huwag ka sumama sa kanya, Mario. Gloria, huwag ka mag-alala sa kanya, Gloria. Ligtas siya sa akin. Tsaka muna, Pablo. Pupuntahan kita mamaya-maya. Gloria, sasama na ako kay Pablo. Huwag, Mario. Huwag. Hindi mo na ako mapipigilan ngayon. Hindi, Mario. Napag-isipan ko itong noong isang linggo pa. Hindi. Alagaan mo ang sarili mo at ang anak natin. Huwag na bahala sa sarili ko. Huwag mo na ako hintayin. Gagabihin pa ako sa pag-uwi. Bakit hindi mo siya tanungin? Hindi, Gloria. Huwag mo na ako hintayin.
pa ako. Nawala! Babae? Halago ba? Hindi ko naniniwala ang magagawa mo yun. Hindi ko na magagawa camera, go. Pablo! Dahan-dahan pagkamatay. Papapablo, huwag! Pumunta siya sa bahay kagabi. Papapablo, huwag! Go. Smiley. Smiley, boy.